ay dakilain. Panginoon, ikaw ang malika ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang linalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Halina tayo magdiwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa ating pakikiisa kay Jesus sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig, at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig, at ang mga nananahimik at ipinagwawalang bahala ang mga ito. Sa pagkapatuloy ng ating pagdiriwang, may pagpapakumbabang aminin natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan. At patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan iniibig mong makatambal sa pagkapakasakit ang iyong anak, ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigan ang pangako mo'y maaasahan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belshazzar ay nagdaos ng malaking tiging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyang silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belshazzar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga mahalika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang diyos-diyosan, ginto, pilak,
panso, bakal, kahoy, at bato. Walang ano-ano. Lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belshazzar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, ikaw ba ang Daniel na kasama sa binihag ng aking ama mula sa Huda? Nambalitaan kong sumasayo ang espiritu ng mga banal ng Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may papaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukwintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian. Sinabi ni Daniel sa hari, mahal hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at paliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, panso, bakal, kahoy, at bato. Diyos na hindi nakakakita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinangaralan. Kaya ipinadala ang kamay na iyon at ipinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw na iyong kaharian pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsen, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman.
Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darakpin kayo't uusigin kayong dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin na ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador, ito ang pagkakataon ninyong upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ninuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakaruno kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. Ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ngayong araw po na ito ay ipinagdiriwang po ng inang simbahan ang Red Wednesday. Itinalaga po natin ang araw ng Miyerkules na ito, huling Miyerkules po ng buwan ng Nobyembre, para sa ating mga kapatid na Kristiyanong inuusig, pinahihirapan. Alam niyo po mga kapatid, ang pananampalatayang Kristiyano'y 2,000 taon na po ang edad. Ito po ang isa sa pinakamalaking relihiyon, pananampalataya at paniniwala sa buong daigdig. Bakit po kahit 2,000 taon na po ang edad ng ating pananampalataya, mayroon pa ring mga lugar sa ating mundo na pinahihirapan, tinapatay, inuusig ang mga Kristiyano? Bakit po kaya? Sapagkat mga kapatid, bilang Kristiyano, ang pinanghahawakan natin ay katotohanan. Bilang Kristiyano, ang ating pinapahayag ay ang ating pananampalataya.
Bilang Kristiyano, ang ating pinapakita ang ating pag-ibig sa Panginoong lumikha, ang ating pag-ibig kay Kristo Jesus na atin pong pinamamarisan, kaya niyakap natin ang pananampalatayang ito. Mga kapatid, sa pasimula pong ito ng aking pagnilay, meron po akong tanong po sa inyo, meron na ba kayong ipinaglaban? Meron na ba kayong ipinaglaban? Meron na bang ipinaglaban ka? O yung inaasahan mong ipaglalaban kay sinuko ka agad? Bilang Kristiyano, meron tayong pinaglalaban. At ito yung ating paniniwala at ating pananampalataya sa Panginoon. At ang ating pagpapahayag nito ay pag-ibig. Madalas mga kapatid, meron tayong mga inaasahang mga taong ipaglalaban tayo. Pero hindi nila kayang ipaglaban tayo sapagkat hindi naman talaga nila tayo mahal. Kayo po mga kapatid, tatanungin ko kayo muli. Mahal niyo ba ang Diyos? Mahal niyo po ang Diyos? Kung mahal niyo ang Diyos, kaya niyo bang ipaglaban ang Diyos? Kaya mo bang ipaglaban ang iyong pananampalataya sa Kanya? Kaya mo bang pangatawanan ang pananampalatayang meron ka kahit inuusig ka? Kahit inaalimura ka na, o dahil ito na ang pamamaraan mo para makatakas ka, isusuko mo na lang ang pananampalataya mo para ikay mamuhay. Mga kapatid, sa atin pong pananampalataya, sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi na po natin kailangan pang maging martir at dumanak ng dugo para sabihin mong mahal mo ang pananampalataya, mahal mo ang Diyos. Alam niyo po bilang Kristiyano na narito kayo ngayon sa loob ng simbahang ito at sa mga nakikinig po sa atin ngayon, kung ano po ang pamantayan bilang isang mabuting Kristiyano, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, yun lang, sapat na. At pinapakita mo ang iyong pakikipaglaban upang mapanatili ang iyong pananampalataya. Hindi yung masabihan ka lang ng ganito, hindi lang yung masiraan ka ng ganyan, bibitaw ka na kagad. Mga kapatid, ang pakikipaglaban, hindi lang puro tapang. Ang pakikipaglaban ay pananatili, pagkapit natin sa Panginoong lumikha. At yan po ang unang ginawa ng mga unang Kristiyano upang ipaglaban ang ating pananampalataya. Kumapit sila, hindi sa makapangyarihan. Kumapit sila, hindi sa mayaman. Kumapit sila sa totoong may akda ng lahat, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Narito po tayo sa simbahan ng Quiapo. Meron tayong kinakapitan, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kumakapit tayo sa Kanya dahil alam natin, tutugunin Niya ang mga dasal natin. Ibibigay Niya ang mga kahilingan natin. Pero ang tanong ko po sa inyo ngayon mga kapatid, narito ka lang ba dahil sa iyong kahilingan o narito ka dahil sa iyong pananampalataya? Iyan ang dapat mong ipaglaban. Iyan ang dapat mong salaksikin. Iyan ang dapat mong ipakita para sabihin mong ikay tunay na Kristiyano, tunay na lingkod ni Kristo Jesus. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, maging ganap nawa ang ating pananampalataya, maging totoo nawa ang ating paniniwala, maging tapat ang ating pag-ibig kay Kristo at sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Mapagmahal ang Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahan na nagmumula sa krus ni Kristo, iisang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa malawalahating dugo ng mga martir ating tutugon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon.
mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagkat hindi ito pinapahintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner at nag-aalay ng kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Atin ngayong itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring, pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonerong inihayo subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang may sakatuparan ng kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nanawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa lahat ng may sakit, naway bigyan sila ng lakas at pag-asa ng ating mahabaging Diyos. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw, kamtinawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kabatayan dahil sa aming pakikisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa kanya. Pagaanin mo ang sakit ng aming nadarama, nawa ang paghihirap na nananaranasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghilom ng mundo sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Itong ala at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala, sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan ng sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pithaya sa ikapapanatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo ay naway ikatwa ng mga matiisin ang mga alay sa ngalangit na katalaga. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling
Noong ang lahat ay umiiral sa iyo'y likhain, siya'y sinugo mo para kami sa gipin palayain, kaya't siyang kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ina ko niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahihag ang kanyang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluot po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Akong ihalay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Akong pastol mong sa iyo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ihalay ang aking buhay. Alam ang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalis sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y papasaan. Handa kong ialay ang aking buhay, dalang-alang sa aking mga tupa. Handa kong
kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Announcement. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sain Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinatanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ng katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay magkaroon ng panlindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpasa ng krus ni Kristo ang kanilang sinusundan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na mga yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang taglay at dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ng mga kaluluwa, ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan at kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at Pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihahayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
Nazaret, nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.